Okay, hi mga kachucks! Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng tutorial. So itong tutorial na to is para sa mga iOS users. Gaya ko na ang ginagamit lang is yung iPhone para sa pag-edit ng video nila. So kailangan lang natin is mag-download tayo ng application na Documents. Okay, madadownload nyo yan siya sa App Store or kahit Android ka, madadownload mo din to. So once na-download nyo yan yung Documents na application na yan, punta tayo sa YouTube app mo. Yan, click nyo lang yan siya. And then i-search nyo yung gusto nyong sound effect. Like example, typewriter. Download natin si typewriter sound effect. Depende yun na kung ano yung gusto nyo i-download. Ito na muna. And then, make sure na no copyright yung na-download nyo. Yan. Lagyan na lang siya no copyright. So, ito. Click natin yan. Si typewriter sound effect. So, okay. Yan yun. And then, sa ibaba, may share. Click nyo lang yung share. Then, copy link. Yan. So, na-copy na yung link niya. Yan. So, punta tayo sa documents application. Punta tayo dyan. Okay, click nyo lang yan, yung na-download nyo na application. And then, sa my website name, i-type nyo yung, savefrom.net. Savefrom.net. Yan. Okay, type nyo lang, savefrom.net. Yan. So, ito yung magiging labas ng, niya. Yan. So, dito, may enter the URL. So, ipipaste nyo lang yung na-save nyo na, or na-copy nyo na link. Yan. Save, i-ano mo lang yan siya. I-paste nyo lang. And then, dito, may download. Click nyo yung download. Tapos, sa gilid ng download, may MP4. Minsan kasi may tumataas yan. So, doon lang tayo sa medyo mga 720 lang yung pinaka-ano. Yan. So, click nyo yung download. Yan, so ito yung lalabas. Meron siyang name, pwede niyo siyang i-change. Yung name niya, pwede naman as is na lang. Okay, click niyo yung done pag okay na. Yan, and then so dito natin mahahanap yung mga na-downloads niyo na sound or music or video sa parang may blue folder. Oh, sorry. Purple na folder. Yan, click niyo yan siya. Diyan nyo yun makikita yung mga na-downloads nyo na. So, ito, may folder siya na downloads. Click nyo yan siya. Yan. Okay, and then, may umiiyak. Diyan nyo na. Diyan nyo makikita si typewriter. So, yan yung sound niya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya nilalagay sa mga videos ko. Nakikita nyo yung tatlong dot na yan. Una-una kong ginagawa, yung tatlong dot na yan, i-click nyo yan siya. Yan. Click nyo and then copy. Ganito ako nag-ano ng sound effects. Copy and then photos. Click nyo yung photos and then sa itaas parang may copy din yung purple na area. Yan. So, hintayin lang natin siya na mapunta sa photo album natin. So, once done, punta tayo dun sa photos. So, dyan. Nakasave na siya sa photos album natin. And then, paano natin siya ilalagay sa ating video? Kung paano natin i-extract yung sound niya. So, ako gumagamit lang ako ng KineMaster. Kasi, medyo hindi pa tayo pro sa editing. So, punta tayo sa KineMaster. Yan lang yung editor ko sa ngayon. Yan. So, gagawa tayo ng video. Okay, since parang typewriter effect yung or sound effect yung dinownload natin, syempre yung gagawin nating video is parang nagta-type rin. Okay, so kuha muna tayo ng background. Yan. May umiiyak na bata. Uy. Yan. And then, type lang tayo ng gusto natin i-type. Halimbawa, hi guys! Hi guys, welcome to my channel. Yeah. Type niyo lang siya kahit anong gusto niyo i-type na
parang nagmumukha siyang nagta-type ka. Charing. Yung mga ganun. Sige, lagay natin. Welcome to my channel and please don't... Ano yan? Ay, Diyos ko po. Ano ba? Don't kun. Don't forget. Pasensya na po. Don't forget to like and subscribe. Tasa natin kasi yung typewriter na sound effect niya is parang yung mabagal siya. Tasa lang natin yung ano natin. Welcome to, please subscribe to my channel and click. Ay, Diyos ko. And click the bell button. Diba ganyan yung mga ginagawa ng mga ibang YouTubers? Yan. Ako, isa ako sa mga naghahanap kung paano talaga magda-download ng mga sound effects. Kasi nga, mahirap kasi yung... Ah, wait lang. Tsaka naman ako mag... So, ito na. Ito yung naging ano ng type mo. So, since ano, gagawa tayo ng animation ng liter by liter. Yung letter by letter, since typewriter effects or sound effects yung ilalagay natin. So, lagyan natin ng outline. Yan. So, ngayon, paano natin lalagyan ng sound effects? Kasi nga, di ba, pag iwan ko talaga itong iPhone na to, ang hirap maglagay ng mga ganyan-ganyan. So, ngayon, lalagyan natin siya ng sound effects. Una, punta tayo sa layer. Yan, punta tayo sa layer. And then, sa taas may media. Ilalagay natin yung na-save nating sound effect. Click mo lang yun. Yan. So, ito yung magiging labas niya. Nasa ibabaw siya ng video mo. So, paano natin yan siya ilalagay? Sa right side mo, meron siyang extract audio sa pinakaibaba. Scroll down mo lang siya. Yan. So, na-extract na yan siya. Pwede mo na yan siyang i-delete. Click mo yung picture. And then, may delete sign dyan sa left side. Yan. So, na-delete na siya. Oh, diba? So, ganun lang siya kadali, guys. Again, try natin na. Yan. So, diba, medyo mabilis yung typing ng ano, ng KineMaster. So, depende yun na yun sa inyo kung paano nyo siya artihan. So, pwede naman kayo mag-download ng mga punch, ng mga funny sound effects, ng mga sad violin effects. So, ganun lang siya kadali. Kailangan lang talaga mag-download kayo ng documents application. So, ganun lang ako nag-i-edit ng sound effects, guys. Ganun lang talaga. So, sana nakatulong ito sa inyo, lalo na sa mga baguhan dyan, kagaya ko. And ganun lang ako nag-i-edit or naglalagay ng sound effects sa videos ko. So, thank you for watching. Again, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye!